Mga idol at kabayan, Happy Independence Day sa ating lahat. Good news! Ang Philippine Air Force ay may bibilhin na naman. Hindi lang isa, tatlong mga sasakyang panghimpapawid. Wow, the best! Anong klaseng sasakyang panghimpapawid ito? Importante ba yan? Aba naman, syempre yan ang mga tanong na ating sasagutin sa vlog episode na ito. Kaya panoorin, ilike ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang ilike at isubscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Ang Philippine Air Force ay nagsisimula sa pagkuha ng karagdagang tactical transport aircraft para sa ika-220th Airlift Wing. Ito ay ipinahayag ng Max Defense Philippines. Credit and respect sa iyo, Idol, noong ika-10 ng Hunyo 2020. Ang acquisition na ito ay nasa ilalim ng Horizon 2 sa kasalukuyang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ayon kay Max Defense Philippines, ang acquisition project ay tinitingnan ang posibilidad upang makakuha ng tatlong karagdagang pang mga medium tactical transport aircraft. Idinagdag nito na kabilang sa mga platform na isinasaalang-alang ay ang Airbus C295 na sasakyang panghimpapawid at ang Indonesian Aerospace CN235220. Wow mga idol at kabayan, yan ang dapat. Nakita naman natin ang kahalagahan ng nasabing eroplano na ito dahil sa panahon ng pag-transport ng mga PPEs, medical supplies at iba pa sa panahon ng ECQ ay malaki ang naging papel ng medium tactical transport aircraft na ito. Naabot nito ang iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas katulad ng Iloilo, Bacolod at iba pa. Pabor ba kayo dito mga idol? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang Philippine Air Force ay kasalukuyang nag-ooperate ng C295 na sasakyang panghimpapawid mula sa Airbus, ang tatlong medium tactical transport aircraft na nakuha sa panahon ng Horizon 1 at nakuha ang isa sa pamamagitan ng Command and Control Fixed Wing Turboprop Acquisition Project. Para sa inyong karagdagang kaalaman, ang C295M ay nagkakahalaga ng $28 million o halos katumbas ng 1.4 billion peso, samantala ang CN235 ay nagkakahalaga ng $34 million o katumbas ng 1.7 billion peso. Ang C295 nang ipinakilala ay halos magkapareho sa CN235 maliban sa isang fuselage na mas pinalawak ng 3.1 meter o 10 talampakan na may 50% na higit pang kapasidad ng mga kargamento, mas malaking mga tangke sa pakpak nito at mas malakas na mga makina ng PWC PW127G na nagbibigay ng 2,645 shaft horsepower bawat isang Hamilton Standard props na may 6 na mga blades. Mga idol at kabayan, ang mga detalye ng C295 at CN235 ay inyong makikita sa video. Mga idol at kabayan, alinman sa dalawang klase ng sasakyang panghimpapawid na ito ang mapili, malaking bagay ito sa Philippine Air Force dahil kinakailangan natin na matugunan ang mga pangangailangan ng iba pang mga probinsya sa mabilis na paraan, lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat ang tagahatid ng balita at inyong tagapaglingkod. Good news, Philippines! Mabuhay ang Philippine Air Force! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!